Good day everyone! At today nga, samahan niyo muna ako at tayo muna ay magpakalayo-layo sa Pilipinas dahil nga sobrang init. Hindi, joke lang, no? So ngayong araw nga na ito, samahan niyo ako at pupunta tayo ngayon sa UK! Yes, tama po kayo nang narinig, United Kingdom. Tayo po ay pupunta roon para mag-play ng football to represent yung Philippines and yung ating company, ang AIA Philippines. So AIA Philippines, maraming salamat sa opportunity na ito na ibinigay nyo sa amin to play football in United Kingdom. So as of the moment nga, nandito tayo ngayon sa Starbucks, nagpapay nga habang inaantay yung flight namin. And finally, after 2 or 3 hours of waiting, nandito na tayo ngayon at paakyat na tayo ng airplane. So ang sinakyan nga natin dito is Singapore Airlines at ang biyahe natin is from Manila to Singapore and then from Singapore to UK. And after nga ng 30 minutes of flight, binigyan na tayo ng pagkain dito. At finally, makakain na rin dahil sobrang gutom na kami dahil yung last meal namin is nung tanghali pa. So in fairness, sobrang sarap din ang pagkain ni Singapore Airlines kaya talagang na-enjoy namin yung pagkain. Ayan, at sa ngayon nga, ito yung total flight natin. Kung makikita nyo sa screen, ayan, from Manila to Singapore, 3 hours of flight. At nandito na nga tayo ngayon sa Singapore, nakalapag na tayo at ta-transfer naman tayo, no, from Terminal 2 going to Terminal 3 via SkyTrain. Ayan, so sa Terminal 3 tayo sasakay ng plane natin going to London. At ang sinakyan nga namin dito is Airbus A380, ayan yung double decker. Ito nga, sa lower deck tayo sasakay, yung economy, at sa taas nga, sa upper deck, yung mga business class. At before tayo pumasok, syempre, kukuha muna tayo ngayon ng earphone. So, para hindi tayo maboard sa biyahe, dahil ang total number of hours nga is 13 hours yung flight natin going to UK. At nandito sa screen natin, no, makikita natin yung total flight natin from Singapore going to UK. At ito yung kagandahan dahil mayroong monitor na ganito, makikita mo kung gaano pa kalayo, kung nasaan ka na. So, mas matatantya mo, no, kung ilang movies pa ba yung pwede mong mapapanood. Ayan, makakapag-stretching ka pa during the flight. Dahil talagang hindi biro yung 13 hours na flight from Singapore. So, ayan, at mag-prepare ka nga ng maraming music dito kung hindi ka mahilig sa movies. And finally, after long hours of flight, narating na natin yung Heathrow. Nandito na tayo ngayon at nakalapag na tayo ngayon sa London. At sobrang smooth, sobrang ganda ng flight namin. Walang masyadong na-experience na turbulence at sobrang aga nang dating namin dito sa London. 7 a.m. kami dumating dito at ayan, dire-diretso na kami para kunin yung mga gamit namin, yung luggage namin. And after makuha namin yung luggage dito, diretso na kami at imimit na namin yung aming guide and going to hotel. This time, nandito na tayo ngayon sa Melia White House. So, dito tayo mag-stay ng ilang araw. At dahil nga sobrang aga ng arrival namin dito, no, around 9 a.m. kami nang dumating dito sa hotel. So, ang ginawa namin, iniwan na muna namin yung mga gamit namin at puntahan na muna namin yung mga pwedeng puntahan dito dahil mahaba-haba pa yung oras before kami pwedeng mag
check-in. So iniwan nga lang yung gamit namin at lumabas na muna kami. Pupunta muna kami ngayon sa Hotspur Stadium para bumili ng mga jersey dahil sobrang dami raw ng tao doon pag may laro. So talagang hindi ka makakapamili. So minaximize na namin yung araw na ito dahil mahaba yung free time namin. At papunta na nga kami ngayon sa Subway Station. Ayan, first time kong maka-experience ng Subway dahil ibang Subway yung na-experience ko. Yung may gulay, no, may tinapay, no? Yun lang yung na-experience ko ng Subway. At narating nga natin yung Seven Sisters Station. At dito nga tayo ulit naman, sasakay naman tayo ng bus, no, papunta na dun sa mismong stadium. At nandito nga kami ni Joe, ayan, nagbubulungan na kami dahil medyo nagugutom na kami, nag-uusap na kami ng mga kakainin namin mamaya dun sa aming pupuntahan. At ayan, syempre, dahil minsan lang tayo sumakay ng, makasakay ng double-decker na bus, syempre, huwag natin sayangin yung opportunity, dun tayo sa taas sumakay, ayan, dahil mas maganda nga yung view dito sa taas. And after 20 minutes lang from that station, inarating na nga namin itong Hotspur Stadium. Ayan guys, sobrang laki niya at sobrang ganda ng loob ng stadium. At dito nga, inabigyan din tayo ng opportunity rin na maikot din natin yung buong stadium. Ayan, at ikot na tayo. Kinuha nga lang namin yung mga kailangan during the tour. Ayan, may earphone at mayroong maliit na tablet na pwedeng maging guide during the tour dyan sa stadium. At let's go! Ikutin na natin yung stadium. At sobrang laki nga ng welcome LED screen nila. So as per tour guide, yun yung pinakamalaking LED welcome screen in the whole of Europe. At dito rin natin makikita, no, yung mga achievements nung Hotspur sa mga nagdaang taon. At ayan, makikita nyo rin dito yung mga trophies nila, ayan, yung mga bola na ginamit, ayan, parang volleyball pa nga yung bola before. So, at dito, makikita rin natin yung parang pinaka-canteen nila at yung view deck, no, sa upper deck. Ito yung view mo pag nandun ka sa bandang taas. At ito naman yung locker room ng away. And dito nga tayo, papasok tayo ngayon dito sa recovery room, no, ng Hotspur. Ayan, at ito naman yung home locker room. Sobrang solid, sobrang ganda ng mga jerseys nila. And of course, syempre, nandito na tayo ngayon sa pinaka-stadium. Ayan, papasok na tayo. Sobrang solid nung stadium nila. Ayan, so itong nilalakaran ko na yan, ano lang yan, artificial grass lang yan. Pero yung mismong stadium, yung mismong pinaglalaruan nila, ayan, si Haaland, joke lang. Yung mismong pinaglalaruan nila, natural grass yan. Sobrang ganda, sobrang well-maintained, sobrang solid. Ayan. Sobrang laki ng stadium, kaya sobrang sarap manood. Ito nga yung tech booth or tech office nila. Ayan, doon binabasa yung mga touches, goals, assist. Ayan, and after nga naming mag-tour doon sa stadium, ito na guys, yung moment of truth. Isa to sa mga inaantay namin, yung pagpunta sa Borough Market. Ayan, ang sikat na Borough Market dahil nga sobrang sarap na mga pagkain pwedeng mabili dun sa Borough Market. Ayan, at nagmamadali na nga kaming maglakad dito para imit yung mga kasama namin. Ayan, at gutom na rin si Joe.
Ayan, nag-iisip na siya ng mga kakainin niya. Ayan, at andito na tayo ulit ngayon sa Subway Station. And of course, syempre, para sumakay ng trend, diba? Ano nga naman bus yung sakyan natin dito? Ayan, at masasakyan natin itong napakabilis na escalator. Ayan, so may napanood akong nag-viral na video, no, dito sa escalator na to. So, totoo nga ang balita, guys. Mabilis ka yung escalator na yun. And finally, nandito na tayo ngayon sa Boro Market. Sobrang solid na mga pagkain pwede mong mabili dito. Ayan, no? May fresh strawberries with chocolate. Sobrang sarap yan. Natikman natin yan. At dito nga tayo napunta, no, sa pagkain na to. Ayan, ang sarap din ng nabili natin pagkain. Sobrang bigat. Sobrang bigat sa tiyan. Sobrang loaded ng mga pagkain mo dito. Talagang isang pagkain lang yung mabibili mo dahil talagang mabubusog ka na. At tayong kasama nga namin dito, eh ito, bumili ng dessert for sharing. At sa, yun yung sobrang sarap, no, ng kain nila dyan. At ako nga, dahil hindi nga ako mahilig sa matamis, eh chokom-chokom lang, tikim-tikim lang. Tikim lang ng tag-isang scoop per flavor. Ayan, no? Ayan, yung mukha ko, nasasarapan ba yun o natatamisan? Ayan. Pero in fairness, ang sarap ng mga pagkain nila dito sa Boro Market. At sobrang ano, sobrang sulit yung mga pagkain nila dahil marami talaga yung serving. At after nga namin kumain, babalik na nga kami sa hotel at nag-decide nga kami dito na maglakad na lang papunta dun sa pinakamalapit na subway station. At nadaanan nga natin itong London Bridge, no? Ito yung London Bridge. Napakasimple lang, walang kahit na ano. Yung typical na nakikita natin sa movie na London Bridge, yun talaga yung Tower Bridge. Ayan. But ang London Bridge, ito lang siya. Mas maganda pa yung bridge ng Guadalupe. Hindi, joke lang. So, ayan. Basta pag London Bridge, ito lang siya. Walang kahit na ano. Ayan. At dito na tayo ngayon ulit sa Monumento Station. Ayan. May Monumento Station din sila rito. Ayan. At pabalik na nga tayo ngayon ng hotel para mag-check-in na. At pahinga-hinga lang ng konti dahil afterwards nga, didiretso na tayo ngayon sa orientation. At ito na nga yung kwarto namin for the next coming days. Ayan. Ito yung kwarto namin ni Brother Ram. Ang ganda, maganda yung kwarto namin. Kaya talagang, ano rin, makakapagpahinga ka rin ng maayos. Ayan, at nandito na tayo ngayon. Papunta na tayo ngayon sa orientation. Kasama yung mga iba't ibang markets dito. Ayan, and after nga ng orientation, nandito na tayo ngayon. Pabalik na tayo ng hotel. And 7:40 na nga dito. At ayan, sobrang tirik parang araw, guys.